Okay, mag-update muna ako dito sa Aqua Farm. At kanina pala ay may bagong announcement at about ito sa scheduled maintenance notice para sa version 1.0.9. At ang maintenance ay bukas na, August 8, 11 a.m. UTC plus 9 or 10 a.m. sa Philippines time. At ang maintenance ay magtatagal ng 2 oras. Okay, so yan. At ito pa, meron pa. Balance adjustment for seasonal parts acquisition. Ito, babasahin ko lang. Hello Voyagers, starting from depot set, which will start after August 8 maintenance, the difficulty for acquiring head parts and glove parts will be decreased. This change will not affect the price of flame parts, which is scheduled to be available until the next maintenance. Okay, so ito, yung head parts, babaguhin nila yung price. From 20,000 AES, gagawin na lang nilang 8,000 AES. At ito namang glove parts na makukuha sa pag-return ng ARI or Guardian ay binago din nila yung points na makukuha. Example, ito, yung ARI, yung normal ay dati or ngayon, 1 points. Para sa normal, sa rare naman, 2 points at epic, 10 points yung makukuha. Bukas, pagkatapos ng maintenance ay gagawin na nilang 3 points para sa normal, 6 naman para sa rare, at 20 para sa epic. Okay, at ganun pa rin yung points na makukuha pag legendary. At dito naman sa Guardian, yung normal niya ay nasa 5 points, 10 sa rare at 25 sa epic. Bukas, babaguhin nila, gagawing 13 sa normal, 26 sa rare at 50 sa epic. Sa legendary naman ay 100. Okay, so yan yung announcement dito sa Discord. At mapunta naman tayo dito sa in-game market. Sa ngayon, ganun pa rin, mataas pa rin yung presyo ng AES. Naglalaro pa rin yung price niya sa 48.75. Okay, so nung mga nakaraang linggo, yung pinakamababa na sa 7 PODO, yung 1 AES. Ngayon, mahirap nang bumili. Nasa, yun, 49 na, yung pinakamababa, 49.73. Okay, at ito namang Evolution Stone na sa 8.19, at itong Elixir na sa 11. Okay, so bumibili pa rin ako ng Elixir. Para may naka-reserve na ako baka sakaling tumaas ang presyo. At yung price naman itong mga special dungeon key ay nasa 3.49, yung pinaka lowest price. Ito namang leather ay parang tumataas na sa ngayon, nasa 176 yung lowest price niya. At ano pa ba yung mga nagbago dito? Itong metal fragment parang bumaba yung presyo niya. May nagbebenta ng 100 at ang lowest price niya sa ngayon nasa 132.75 PODO. Okay, so yan. Yan yung update dito sa in-game market. At ito, ano pa ba yung ito pala yung arena. Mamaya pala matatapos na yung weekly session. 2 hours na lang yung natitira. At sa ngayon nakapasok pa ako sa rank 27. Yan. At secured na itong rank 11 to 30. Okay, so wala na yatang hahabol. Kasi tinignan ko kanina dito ay yung next sa akin nasa 196 yung medal points. Okay, so yan. At yan yung mga updates sa ngayon dito sa
sa Aqua Farm. At siya nga pala, naglaro ulit ako ng Genso. At gagawan ko ito ng video bukas kung ano yung mga nakita kong pagbabago dito. Okay? So, yan lang yung mga update ko sa ngayon. At pag may bago naman na announcement ay i-share ko lang sa inyo dito sa channel. Okay, so yun lang.